Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po si Veggie man sa Los Baños, Laguna. And meron po dito mga tanim, iba't ibang klaseng tanim. Napakagaganda po, no? Ito po isang demonstration farm ng East-West Seed Company. And swerte po tayo dahil nandito po yung ating isang kaibigan na mula po sa East-West. Yes po. Veggie, good morning, partner. Isang mapagpalang umaga. Veggie morning. Oh, Veggie, good morning. Medyo kinakabahan yata yung ating kaibigan, ano? Okay. Ano nga ulit ang pangalan mo, partner? Okay, ako po si Mr. Rubitante Moster. Bali, ang coverage area ko po ay Mindoro Province. Ano Mindoro? Opo. Okay. So ano bang role mo sa East-West? Matagal ka na ba sa East-West? Yes po, bali po ako po yung may area ng Mindoro Province bilang field marketing representative. Kung may mga concern po yung ating mga farmers po dyan sa Mindoro, sa area ko, pwede nyo akong tawagan o i-text para ko matulungan po kayo sa pamamaraan na tamaw sa pagbubulay. Ilan taong na po kayo sa East-West? Bali sa East-West po, nasa 3 years po. 3 years. Okay. Ano pong nickname niyo? Moster po ba? Ruby o Rubitante? Yes po. Balik kailan po ako sa field na Moster. Moster? Po ng East-West Seed. Okay. Moster o Coco Martin? Pwede. Ang probinsyano ng East-West Seeds. Okay. Coco Martin. Okay, sir, Moster. Napansin ko, no, napakaganda ng mga tanim dito. Yes, yes po. Itong klase, no, may mga ampalaya. Ito, meron pang hugis puso dito. Yes po. Tapos, dun sa gawi doon, meron mga... Ano ba yun? Pumpkin, may bulaklak din. Tapos, ito, yung mga cucurbits, ano? May mga upo, patola. Tsaka meron din dito yung tinatawag na wax gourd o yung kundol. So syempre, malamang yung mga viewers natin, ang tatanong nila, ano ba yung sikreto? Paano ba nagiging ganyan ng mga tanim? Ano ba yan? Parang magic ba yan? May apply ka lang ng kahit ano lang. Okay po. Ganyan na. Sa pag-aalaga po, parang bata po yan o parang tao rin na kailangan po dapat maayos yung pag-aalaga natin. Yung tama po dapat yung ating preparasyon ng lupa. Ano ho, yung patubig natin kailangan. Sir Master, paputulin ko sandali, ano? Pwede po pakilakasan po yung boses ninyo. Ah, yes. Kasi po. Kasi po, talagang okay. Kailangan ako magkahalaman ay dapat kailangan kumbaga nakapokus po tayo diyan mula sa pagka land prep po natin o pagka vegetative state, so yung para siyang bago palang lumalaki, kailangan natin ng masuportahan ho yan ang mga patubig, you know? At kailangan ng monitoring kapag may nakikita ho tayong mga konting nakakaiba ho o abnormalities ho sa ating mga halaman, kailangan ho nating i-consulta o kailangan ho nating apulahin ho kung ano ho yung mga kailangan nating apulahin, tulad ho ng mga fungus o mga insekto, ano. At sa halaman ho, dapat alam din natin kung siya ay kinukulang na sa patubig, ano ho. Pagka medyo mainit po talaga, kailangan tayo magpatubig, ano ho. Kahit po isang beses lamang sa isang araw, ano ho, pamaintain lang natin yung pagiging moisture ho ng lupa para ho maintain din ho yung pagiging green ho ng halaman. Ano po? Lalong-lalo na ho, mas mahalaga ho dapat malaman natin kung paano ho mag-manage pagdating sa pag-aabono. Ano ho? Kasi ho, may klase ho ng mga abono, may mga kailangan ho ng pampaugat o sa mga pagpapalago ng dahon, sa pagpapabunga, sa pagpapatabis ng bunga. Pero ang ampalaya ho, kahit anong pampatabis ang hanapin nyo, talagang kumbaga bitter po talaga. Para ba yun sa mga bitter na tao? Pwede, pero kung sweet. Mas maganda po ito kasi lagi papanain niya ni Cupido dahil puso. Puso. Hi, Sir Moster, no? Mabalik lang ako sa mga sinabi mo. Sabi mo yung mga sikreto. Una is yung ano nga po yun? Pagpapatubig. Oh, pagpapatubig po. Ano pa yan po? Number 2. Number 2, siguro yung monitoring ho natin sa ating halaman. Ano ho, dapat alam natin talaga kung ano yung nangyayari sa bawat araw kasi ang mga peste, mga insekto o yung mga sakit, nandyan lamang po yan. Maaari kayong dapuan, maaari kayong magkaroon ho ng konting abnormalities sa inyong halaman. Ano ho, kayong dapat kayo ka-aware sa inyong halaman. Ano ho,
Kasi tapos, po pag sabi niyo rin nutrition, di ba? Yes po. Mm-hmm. 'Yon. Kaya mahalaga ho yung isa pa ho yung pag-aabono ho natin. Kaya siguro ngayon may isa ho tayong kasama. Aba. Para mas maganda ho may paliwanag ho niya kung ano po talaga yung isa sa magpapaganda sa ating mga halaman. Kasi may mga tinatawag kong macro at mga micro element para gumanda ho ang isang halaman. Okay. So nandito po ba siya ngayon? Ah, yes po. At andito po ang kasama natin at siya na po siguro magpapakita po sa ano po yung kanyang bali ang isasama niya, i-discuss niya po ay siyempre ho para masiguradong maganda ho yung halaman at ang bunga at doon tayo kumikita ayon sa pag-aabono po. Ano? Pag-aabono. Okay, napaganda pong topic ang pag-aabono, no? Actually, yan po isang katanungan ng ating mga viewers na viewers ng ating programang The Veggie Man. Paano ba talaga yung tamang pag-aalaga in terms of pag-abono o yung fertilization o yung nutrient management? Kasi para din po siguro itong sa tao, no? Pagka po medyo kulang sa nutrition, eh po pwedeng maging malnourish yung bata o no? Yung tao mismo. So, huwag na natin patagalin, ano? Ito yung ating kaibigan dito na actually medyo ambush to eh. Kasi nakita lang kami kanina. Okay, and sabi ko yung mga ano natin, yung mga viewers very much interested sa tamang fertilization o nutrition management. So, ito na po siya. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat, The Veggie Man. Salamat din. Sa pagpapa-unlock sa akin po dito para mapaliwanag natin yung kahalagahan ng ating tamang nutrition. Ayan. Okay. So, ma'am, ano po ba talaga ang tamang pag-aabono, fertilization. Ayan. So nabanggit nyo nga kanina parang bata po ito o parang tao ang halaman natin. So tamang nutrition po yung dapat natin ibigay kasi nabanggit nga ni sir kailangan tong alagaan para po makaiwas tayo sa sakit. So parang ang tao pag tama po yung nutrition kinakain natin, di po tayo basta-basta madadapuan ng sakit o basta-basta tayong malapitan ng kung ano-anong insekto. Ayan. So sa amin po, ang aming tinuturong tamang nutrition ay meron po kaming mga produkto na pinapakilala lalo na sa mga gulay. Yan po. Oh. Ano nga po yung company ninyo, ma'am? Ayan. So ako po pala muna si Dany. Ayan. Dany. Ako po ay naka-area dito sa Calabarzon. Ako po ay ang sales agronomist ng Yara. Yara. Opo, si Yara. So kilala po siguro kami sa urea business. So kami po yung player. Usually, doon kami kakilala, sir, sa urea. Ma'am, yung po bang Yara? Yung po ba yung dating Viking ship? Opo, sir. Norse Hydro ba yun? Yun. Kami rin po yun. Basta yung may barko, kami po yun, sir. Barko. Opo. Parang so, Viking ship nga yung... Opo. Norse Hydro. Norse Hydro. Yan. Opo. And actually, ano, sabi mo, kilala sa urea. Yes, sir. Ano ba talaga yung advantage nung... Anong kaibahan ng inyong urea sa ibang urea? Siguro sir, hindi naman sa kaibahan or ano, hindi lang po kami nagbibigay ng low quality. So, yun po yung isa naming trademark is nagbibigay kami lagi ng high quality para high po. High quality. Yes, ano pong definition nyo ng high quality, ma'am, pagdating sa abono na urea? High quality, ito po yung hindi basta titigas kapag in-stock natin ng matagal or kung siguro magbuo-buo man siya, pag ginanon po natin siya is madali na siyang madurog. So, isa po yung quality na hinahanap po ng ating mga magsasaka. Ah, kaklaruhin ko po. No? Ibig sabihin pala, pag nabuksan mo na yung sako, tapos nagamit mo, hindi mo naubos, sinarado mo, okay pa rin yan. Opo, sir. Hindi titigas, hindi magbubuo-buo. Opo, magbubuo-buo, pero at some madali siyang alisin. Ah, okay. Yun po opo. Yung inyong urea, no? Opo. 4600. Yes, sir. Okay. Actually, ang mga viewers natin interesado din sa mga siyempre bukod sa urea no kasi yes. Nitrogen lang niyan. Apo sir. Ano pa ba yung mga bagong produkto ngayon na pwede naman natin sabihing na mapapakinabangan ng mga magsasaka? Ayan sir, bukod sa urea, meron po kaming mga tinatawag na aming mga premium products, sir. Ito na yung mga complete fertilizer namin, si mga Yara Mila. Ito po yung kompleto yung NPK natin. Isa pong example dyan, ito. Nakapagdala po ko ng sige, ma'am, sample. Ano po yan? Ayan, si Yara Mila Unique 16.
Yun yung pangalan niya. Opo. Si Yara Unique, Mila. Unique 16. Ito po yung pangalan niya. Ito yung parang apelyido niya, sir. Si Yara Mila. Apelyido, yan palang abono, may apelyido rin. Si Yara Mila, ito po yung sinasabi ko na complete fertilizer. So parang si Unique 16, opo, meron po siyang 16 na nitrogen, 16 na phosphorus, at 16 na potassium. So mga Yara Mila namin is complete. Meron din ho kaming winner at saka grower na panggulay din ho. Pero ito po, si Unique 16, ito po ang ginagamit namin kapag vegetative yung ating mga halaman. Okay, so sige apo, ma'am, ano? Actually, ano, kahit ako mismo, ano, sa dami ng mga brands na sa industriya, maraming brands, maraming mga grades, ano, mga iba-iba yan. So I would suggest, ano, siguro pag-usapan natin yung munang hawak mo na yan, ano? Okay, sir. Triple 16. Triple 16 yes, yan? Yes, triple 16 or unique 16. Kasi ako, pamilyar ako, triple 14. Yes, sir. Usually, si triple 14, ito na yung talagang traditional na ginagamit po ng farmers natin. So kahit saan ka bumili ng ano, pag sinabi mong complete, actually, ang bibigay sa'yo, triple 14. Apo. Pero available ba yan sa mga agricultural supply? Opo, sir. Actually, si unique 16 natin, ito po yung binibigay ng mga store natin sa mga farmer po nating naghahanap. Pero lagi po naming sinasabi na ang unique 16 po natin ay hanggang vegetative stage lamang. Yan. Okay. So pakita ko lang, ma'am, paki-ano nga po kuha niyo na. So yung itsura niya actually parang triple 14, pero sa tingin ko na medyo mas pino ito. Apo. At medyo mas parang kulay niya mas maputi-puti ng kaunti kumpara dun sa triple na nakikita. Apo. Ko. Tsaka mas makinis. Mas makinis, siyempre gusto natin makinis. Apo. Ayan. So sa mga viewers po natin, ano, pinapakita po natin to kasi bago po ito yung triple 16. Yes. Kailan niyo ba inintroduce ito actually? Actually may matagal na din po to sa market, pero mas years na. May mga 10 years na din. 10 years, okay. So sabi ko, bago, no? Kung isipin mo, sinasabi ko pa na bago. Sabi, hindi po tayo ganun kapamilyar sa triple 16. Yes. Triple 14 lang po, no? Okay. And actually, I decided na ipakita rin ito kasi baka sakaling makatulong ito sa mga yes, farmers natin. Kasi apo, mas mataas yung ano niya, eh. 16 siya kumpara sa 14. Apo. Ayan. So, sa palagay mo, Ma'am Dany, makakatulong kaya yan sa... Opo, sir. Ito po ay mga tested na po natin to sa ating ibang mga farms natin dito sa Calabarzon tsaka sa mga north nating area. Sige. So, yung hawak mo, ano yan? Isang kilo ba yan? Isang kilo to, sir. Actually, for demo purpose lang po tong plastic. Pero, uh-oh, ang available natin sa market is mga 50 kilograms. Sako, isang sako. Isang sako. 50. Pero, nakaka... Ang selling na po natin ngayon ay nasa retail, ma'am, retail. Retail opo, ay nasa 1,700 pesos per 50 kilogram na yes, sako. Opo. Sabi mo, ano, nagtitingi ba 'yan? Nagtitingi din po ang ibang mga tindahan. Yung iba. Opo. Pero yung iba hindi. Marami naman po tayo sa mga area na may mga nagtitingi. O, kung may magtitingi po, ma'am, magkano po per kilo? Ang huli ko pong balita ay nasa 45 to 50 pesos. 45 times 50, so 2,250 ang kakalabasan. Mas mura talaga pag sako-sako na. No? Yes, sir. Okay. Ang recommendation niyan, paano po yung ginagamit? Ang recommendation natin ito, kapag lipat tanim po, maglalagay lang tayo ng isang kutsarita na may espasyo malayo dun sa halaman. Para ito, ma'am, ilagay ka, ituro po natin dyan. Sige, sir. Talma, ayan. So, isang kutsara, sinasabi mo? Opo, isang kutsarita nga lang, sir. Kapag nasa lipatanim pa lang tayo, isang kutsarita pa lang po yung ilalagay natin. Kunyari, ito yung halaman natin. Moster, tulungan mo si yeah, Ma'am Dany. Kunyari, andyan yung halaman natin, dito natin siya ilalagay. Okay na po yung distansya na dyan. Hindi ilalapit. Opo, hindi ilalapit. Bakit po hindi ilalapit ito sa puno? Dahil hindi ilalapit kahit ano pong chemical yung ilapit natin dito, ito po ay masyadong mahuna, palalo na pagbata po yung halaman natin. Sinasabi mo ba, baka masunog yan? Opo. Okay. So yan ang 3-4-16 na yan. Anong edad ng halaman pagkalipat tanim? Pagkalipat tanim, ilang days po after transplanting? Pag transplanting natin, 3 to 5 days, pwede na tayo maglagay. Pwede tayo simula. Opo. Tapos, pagkatapos po nun, after 3 days ulit, pwede po tayo ulit maglagay. Tapos pag medyo lumaki na po yung halaman natin, siguro let's say 10 to 15 days na po siya. Opo. Ang ilalagay naman natin, ito pa rin, si Unique 16, uh-huh, hinahaluan naman natin ng Nitrabor.
Yun na po yun? Yung calcium nitrate natin. Ah, calcium nitrate. Yun naman po yung pampabulas, pampalakas ng resistensya. Kumbaga sa tao, calcium, pampalakas ng buto. Oh, pampalakas ng buto. Oh, Sir Moster, tama po ba yun? Yung experience po ninyo sa field, sa farmer, ganun din ba? Yes, malaking tulong po yung calcium. Kumbaga pampalakas ng resistensya para hindi tamaan ng sakit, mas malayo sa mga insekto. Okay. Pero may tanong lang ako dun sa inyong ilalagay. Yan ba'y pwede rin tunawin ba bago ilagay sa buo? Lalo na, especially pagkatag-init. Tama, tama. Okay. Pwede. Usually, ang pagtunaw namin, ang nare-recommend namin is 3 kilo ng Unique 16 at 2 kilo ng calcium nitrate sa isang drum. Kapag bata pa, ang halaman natin, isang ligo lang kada puno. Yun po ba yung 200 liters yung isang drum? Opo, 200 liters. Okay. So isang ano lang, isang ligo lang po kada puno ang binibigay natin pag bata pa. Okay. Ulitin ko ma'am, ulitin po natin. 3 kilong Unique 16 plus 2 kilos na nitrabor o yung calcium nitrate. Opo. So total of 5 kilos ilalagay sa isang drum. Isang drum na 200 liters of water. Opo. So that would be around 2.5%. 2.5%. Tama. Apo. Kasi 5 over 200. Okay. So afternoon na nag-drench ka diyan, dine-drench sabi ko, 'di ba? Isang ligong sardinas. Isang ligong sardinas. Bakit daw ba ligo? Isang isang sardinas na lang. Kasi, bakit ligo? Ligo 555. Oh. Sabi pa, may nagtanong sorry, pa. Sorry. Berde bakit daw ba o pula? Yung doon na lang sa maanghang, joke lang. O yun nga daw, pagsisili daw pula dapat. Oo. Oo, talaga naman. So afternoon. Apo, afternoon, nag-drench ka. Isang linggo, every week naman po ang ating abono nun. Hanggang sa magbulaklak. Kapag nagbulaklak naman... Same mixture. Okay. Kapag nagbulaklak naman, hindi na po yung Unique 16. Winner naman po winner. Yun. Winner? Ano naman yung winner? Si winner naman natin ay si 13, 11, 20. 13, 11, apo. 20. So yun naman po, 20, ibig sabihin mas malaki yung potassium niya. Okay. At saka meron po siyang micronutrients sa magnesium. Ayan. So parang kailangan niya po... magnesium zinc, kailangan po yun ng halaman natin habang lumalaki. At saka magpapaganda po yun ng ating bunga. Winner. So, talagang winner. Once magsimula ka maglagay na, drench din ba yun? Drench, pwede din pong drench. Ganon din po yung halo natin. Pero pag sa drench po, tapos nagbubunga na, 2 ligo naman yung pinapalagay namin. Dalawang ligo na. Same na, okay. Same pong formulation. So pero, after mo mag-drench nun, kailan ang ulit nun? Isang linggo po. Every week usually yung aming hanggang sa magbunga. Puro winner na lahat yan. Opo, winner na yon. Winner and nitrabor. Ang napalitan paano lang ay ano? Si Unique 16. Ah, okay. Sa yung Unique 16 papalitan mo ng winner. Winner na kapag dating opo, din. Pagdating niya na nang pagdating na po natin ng nagbubulaklak na stage. Ah, okay, hanggang dire-diretso na yon. Opo, sir. Okay, ang katanungan nila, pag nagbubunga na, nag-harvest na, kailangan pa bang abonuhan ng tanim? Yes, sir. Para mas matagal ang buhay ng ating halaman. Para dire-diretsong pag-harvest, tama ba? Yes. Kasi, Mr. Provinciano? Pagka may bunga, yan yung talagang mas malakas siyang umabsorb ng nutrients sa lupa para mas lalong lumaki. Kaya dapat, habang may mga anak pa o bunga, kailangan sinusuplayan din natin ang pagkain para gumanda ang okay. Bunga. Sige, tayo tayo ha. So, mula sa simula, ano, yung pagtatanim, kinagamitan ng Unique 16. Hindi, yung nitrabor muna sabi mo. Opo, Unique 16 also, po muna, tapos Unique 16 plus nitrabor. Pagkatapos po nun ay pag nagbulaklak na, papalitan natin sa Unique 16 ng winner na may kahalo pa rin nitrabor. At tuloy-tuloy na po yun hanggat meron pa tayong buhay na puno. So tatlong klaseng abono pinag-usapan natin opo. Ngayon. Unique 16, si winner, nitrabor and winner. Yes. Okay, ayos. Yun lang ba? Yun lang bang nasa portfolio ninyo? Yun lang po muna sa ngayon, sa gulay natin. And yun din naman ang kailangan ng mga farmer natin. Tama. Mula sa pagkalipat tanim hanggang sa mag-harvest. Yes po. Okay. So ano pang mga tips ang pwede nating ibigay sa ano sa mga farmer natin para mas makatipid sila, magamit sila na maayos yung produkto? Usually ang lagi kong sinasabi po is huwag tayo manghinayang kasi pag sinabi nating 1.7 ang mahal, no? Aha. Pero kasi sir, usually ang practice ng ating mga farmer kapag nag-aabono tayo, isang ganito, isang dakot. Isang dakot. Opo. Kami po ang nire-recommend lang namin hanggang isang kutsara lang po. Kutsara? Kada po. Kano kalaking kutsara yan? Yung kutsarang pangkain lang sir, hindi yung pang social hindi na restaurant. Hindi kutsarita ha? Hindi, opo. Kutsara. Kutsara. Normal na kutsara. Opo. Hanggang ganun lang po yung maximum. Hanggang ganun yung maximum. Pero kaya naman po actually ng isang kutsarita lang.
Okay. Sige. So, para sa mga viewers natin, siguro yun po muna ang pag-usapan natin ngayon, ano? At para sa mga susunod na pagtatanim ninyo at kailangan ninyo ng fertilization guide, nutrient management guide. Siguro, at request natin ito si Ma'am Dany, ano? Na pwede bang hingin ng iyong cellphone number, sabihin natin sa kanila. Pero ma'am, huwag kang magugulat kung marami magte-text sa'yo. Opo, sanay na po ako. Ang request ko lang lagi kapag may tatawag or may magte-text is magpapakilala at kung saan yung area. Yan. So hawak ko po yung buong Calabarzon. So kung may kailangan po sila, dito lang naman po pwedeng umikot. At may kasama din po ako nasa field. Pwede din po siyang umikot kung saang area man. Okay. Opo. Ma'am Dany, ano yes pang po yung cellphone number? Ayan, so ako po ulit si Dany or Daniel Alaysa po para sa iba. Ang apelido mo, ma'am? Zalameda. Ayan. So ako po si Daniel Alaysa Zalameda. Nahihirapan po kasi yung mga farmer, so Dany na lang. Dany, yes. D-A-N-Y. Yes. Kung kailangan nyo po kong i-text or tawagan, ang number ko po ay 0998-587-2352. Okay, ulit po, ma'am. 0998-587-2352. Okay. Ma'am Dany, maraming salamat sa iyong oras. Maraming salamat din po. Information na sinir mo sa ating YouTube channel. Apo. And actually, sa Facebook ito, pero mami, i-upload ko sa apo YouTube. And maraming nanonood dito, eh, mga kaibigan natin ng OFW. Apo. Actually, ngayon, maraming nanonood ngayon. Sila Gary o si Marvin Mercado, taga-Eastwest to eh. Yurin Gonzalez. Meron pa mga kanina, nakita apo ko, yung klase ko nung high school eh. Ah. Si Kim eh. Oo, so marami tayong nanonood kung nagla-live man tayo sa YouTube. Ma'am Dany, mag-subscribe ka pala din sa apo, YouTube channel natin. Sure, sir. Sir Mike the Veggie Man. And pakitulungan na lang yung mga farmers natin, ano, pag nagtanong sila tungkol sa fertilization. Kasi talagang very critical yung nutrient management. Eh. Nasa vision po ng company namin na talagang tumulong sa lahat ng magsasaka po. Hindi po na tama yung nutrition na ibigay natin sa ating mga halaman. Sige. Pero yung produkto, available ba yan sa mga dealer? Opo, available po to kahit saang dealer. Kung mayroon mang hindi available, tawagan nyo lang po ako, ko bahala maghanap lalo po. Lalo na kung Calabarzon ba? Yes po, Calabarzon. Okay, Ma'am Dany, thank you very much. Thank you, salamat po sa Yara Fertilizer. And, yes, sir, Moster, maraming salamat sa iyong tulong. Yes, so, po. Sa party naman ng East West, kung sakaling may gusto magpa-supervise po, pwede po ba? Okay, higit sa lahat siguro yung mga taga Mindoro, Mindoro Province o dito man sa buong Philippines, yung group naman namin, eh, yes, mandali namin kayong i-refer. Ano, para po sa mga gustong malaman yung mga variety at pagtatanim, ako yes si Mr. Rubitante Ariola Moster. Contact number ko po 0917-800-5350. Okay, ulit partner. Okay, 0917-800-5350. Okay, so before magtapos yung ating programa, binabati ko si Sir Abu Omar Tumbaga, watching from United Arab Emirates. Yes, sabi ko po sa iyo, ma'am, maraming nanonood sa atin eh. As far as Middle East, US, Canada, lahat nga eh. Okay, so maraming salamat Ma'am Dany and Sir Moster. So para naman po sa mga viewers natin, ano? So mula po dito sa Laguna, tingnan po, ano? Talagang very critical po talaga yung fertilization. Kasi ito pong heart shape na ang palaya na ito, hindi po lalaki ng ganito kung kulang po sa nutrition. So text na lamang po, no? Tawagan ninyo si Sir Moster at si Ma'am Dany tungkol sa fertilization. And sa muli po, ano, mula po dito sa Los Baños, Laguna, ito po ang inyong Veggie Man, Sir Mike the Veggie Man. Maraming salamat po.